and John and Alexander, and as many as were of the vineyard of the high priest, were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, they asked, "By what power, but by name, have we done this?" Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, "Ye rulers of the people and elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole, be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner." Sabay-sabay. "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved." Let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. I pray na maraming salamat sa ambilang din para kayo. I pray na kayo pangpala sa aming pag-aaral at pag-salo-salo sa inyong salita, Panginoon. I pray na kayo po ay manguna at maunawaan pa namin ang napakipotating topic nito, Lord, about the Lord Jesus Christ, mga kanyang pangalan, mga titulo niya. I pray. Kayo po yung malalati. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Ako po na po lahat. Good morning po sa lahat. Good morning. Title po nito is None Other Name. None Other Name, or yung titles and names of the Lord Jesus Christ. So ito po yung part ng ating basics and foundation. And saka yung specifics about the Lord Jesus Christ. So tama-tama kasi, actually, dahil ko niluluto eh. Either sa mga bata, or ito naman, kasi importante ito, yung iba dito umaatin na sina Jared, makailang linggo na rin, no? So importante yung ma-establish sa kanila bukod sa ibang bagay, makilala na lulubos ang Panginoong Jesus. Amen? Amen? Ngayon, sa panahon natin ngayon, talagang sa ibang lugar ha, sa atin, minsan OA naman, pero wala pa rin sa balance. So kahit po Catholic, kahit ano pa yan, tinataas naman nilang Panginoon ng Panginoon, di ba? Kasi sa Catholic lang, nahaluan lang naman. Minsan si Jesus, minsan si Mary. Tama ba yun? Yun ang problema eh. Kaya ngayon, pag-aaralan natin, tapos last time na, mayroon tayong topic dito sa mga Yahuwa, di ba? Naalala nyo? So pangalan na naman ng Panginoon yung mag-usapan natin, pero more on sa mga titles. Kasi po, again, parang kunwari, itong mga, ngayon nga, tinagawa kahapon, di ba, yung mechanic. So, ano ba title ng mga mechanic? Pero kung karamihan may nakaduksong sa pangalan, yung mga doktor, di ba? Doctor, ganyan-ganyan. Kahit yung ibang pasto, nakikidoktor na rin eh. Chief mechanic, yan, mga ganyan eh. Kahit si Shell, meron silang ganun. Pag hindi na alam nung iba, tatawagin na, saan ba si Kuya? Kaya tumanda na siya dun eh. Alam niya yan. Anong katok may kumakatok ha? Ito lang ano dyan. Sira dyan. So sabi naman iba, attorney. Yan, a doctor. Ba't tinadagdag sa pangalan nila yon? Kasi? Ano po? Katungkulan. So pero pag na-invoke yung pangalan na yon, ano nangyayari? Ha? May? Sige po, huwag kayong mahiya. May honor, and then, ano pa? Ano yung, kasi kuna, si, sino may title tayo? Kuna, si, Doc, si, ano, si Jana. Ay, si, ayun pala si Jana, oh. Ah, hello. Eh, kunwari, doktora na si Jana, paano? Pag dinuktong mo yung bigla, si, ayun pala si doktora, oh. So, hindi basta-basta, di ba? Una, tawag dito, may respect. And then, ano pa? Naitataas, pwede rin. Pero specially pagi na, doktora, ano yung ano sa utak mo? Ano yung kasama nun? Doktora eh. Hindi lang basta, ano, no, madam. Kakayanan mo, no, may tito ko lang ganun. Bakit mo kasi nare-respeto? Kasi may nakatouch na tungkulin at kakayanan. Dahil kaya sa tinawag na doktora, graduate at license siyang physician. Sino ba yung gusto kong pakita? Dali.
So, kaya pag-alaman ngayon, mga pangalan at titulo ng Panginoong Jesus, kasama po nun, makikita natin yung mga katotohanan din about the Lord Jesus. Okay? Medyo malalim tayo, pero basic din ito eh. Kaya, hold on kayo ah. Nasaan na ba yun? Ah, ito na. Dali lang. 1, 2, 3. Copy. Search files. Dito na lang. Okay, mamaya ako pa kailangan yun. So, yun. So, yung pangalan mo ay nagsasabi kung sino ka. Okay? So, may kadagdagang information about you. And then, kung magandang title yan, di may honor. So, tingnan natin ngayon ang Panginoong Jesus. Ano ba yung mga naka-attach sa kanya, tinawag sa kanyang titles? Go sa Lord of Lords. Sinabi doon, hindi natin tatakilin yun. Ito yung mga may kinalaman sa kanyang tungkulin din. Okay? So, ano pa ba? Ito, marami kasi ito eh. So, hindi ko lang matapos hanggang hapon. So, isa natin. Isaiah 4:2. Paibasa po. Ready, go. That day shall the branch of the Lord be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escaped of Israel. So, may tinutukoy. Alam niyo po, Isaiah, medyo kalat-kalat yan eh. May mga prophecy in the future, may in the near future. Yung iba sa Israel lang, then later yung sa church, and then kay Jesus pa nga. May sabi dito, may darating pong araw, ano sabi dyan? That the branch of the Lord be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent comely for them that are escape of Israel. So, ang mga, actually mga pinipili si Isaiah, marami pong mga warning. Okay, sa, kung di pa lang Israel, ito may piniling nation dati. Old Testament, ancient Israel, hindi na po ngayon. But anyway, sinasabi ng Panginoon, kayo ay paparusahan, pero hindi naman lahat, pero karamihan, alam niyo na yung kwento. Kaya, ano ba nangyari sa Israel? Kaya ngayon, ang balita lagi, Israel eh. Kaya nung nag-meeting kami doon, hinihintay yung iba, nanood muna kami. Kasi feeling ko, hindi alam ng mga taong ano dapat malaman sa about Israel. Yung mga Kristiyano ito, mga Baptist pa. So, ano dapat malaman lang sa Israel? Yes, sila yung chosen nation dati. Pero, ulit-ulit dito sa Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, mga warning against sa kanila papatay. Marami sa kanilang pinatay. Kaya ngayon, ang gulo sa Israel, iba naman yun eh. Itong Israel na andun, ibang klase na ng tao po yan. Hindi na ito yung mga pinakakuha ng Panginoon. Ang pinakakuha nila, yung mga tatay nila. And then, yung mga lahi nila, yes, kadamay sila doon. Kaso nga, may time na nireject nila ang Panginoon, inalis ngayon sila sa Israel. Tapos binalik din sila, di ba? Sa time ni Zechariah, and then Haggai, and then, of course, Zerubbabel, and Joshua, yung high priest nun. So, pero inalis ulit sila. After ng Panginoong Jesus na nireject nila si Jesus. So, pero, isa sa mga tinutukoy ng Panginoon na pinapangako niya, meron daw araw na yung branch, okay? So, pag-aralan natin yung branch. Kaya meron ng picture dito para sa mga bata. Tama-tama. Okay? Nasaan na yun? Alam niyo ba yung branch? Dali naman yan, pastor eh. Sanga lang po yan, katulad nito. Bakit di mga... Hindi lumalabas. Ito na lang. Ano yan? Parte ng puno, di ba? So, pero ano yung branch dyan? Yung mga sanga. So, lahat actually yan, may maliit na sanga, may malaking sanga. Sino yung mas malaking sanga? Yung mga nauna, di ba? Especially, itong nasa dulo, tingnan natin dito, saan ang galing to? Dito, di ba? Ito, nagsanga. Ito, nagsanga. Itong dahon na to nanggaling dito. Okay? So, the same ito, nanggaling dito. Pero ito, hindi niya nakabranch. Nakakita niyo ba yun? Yung nasa taas, doon naghiwalay na dito eh. So, bakit tayo anatomy tayo ng plants? Mamaya, malalaman nyo. So, ito, kalahi niya ba to? In a way, pag titrace nyo dito, di ba? Dito sila nanggaling sa, pareho.
And then ito nag-branch dito, nagsarili na. And then ito nagsarili na. So alam niyo ba yung branch, madalas yung sabihin, tukuyin din yung ating tinatawag na family tree. Yes. Alam niyo family tree? Bakit family tree? Kasi may mga branches din. Kunwari, si, sino kakapatid dito? Ito, Papina, nakakali dito ako minsan eh. Ayan, di ba? Kasi anyway, may mga ano eh. Yung madiraya din, wala yung iba. So, yan. So, dito na lang. Ito na mga roble na lang. Kunwari, si... Ito na lang si... Si Lenlen. Di ba? So, the same branch sila lang galing kay Ate Marge, kay Medjun, di ba? Pero kung si Lenlen, nag-asawa na, maggagawa na siya ng sariling branch, and then sina... Sina Rapi, gagawa na sarili. Pero nanggaling sila dito. Okay? So ngayon, sa Bible specially, kasi yung pamilya na napaka-importante, ganyan muna yan. Yung pamilya yung importante, pag hindi matino yung ano nyo, kunwari, meron akong apat na anak. Kunwari lang, si Stephen, napaka-husay, napaka-bait na anak ko, kunwari lang. Si Peter, medyo din, ganun din. Tapos si Aiden, loko-loko, kunwari lang ha. Ano sa palagay, sino pagpapalain ng Diyos sa kanila? Yung maayos, di ba? So either, sa Bible lagi yung binibilang minsan sa numero nila eh. Kasi iba, either nagkasakit, namatay ng maaga, wala nang branch yun, putol na yun. Niwala ng asawa, or sinumpa, hindi magkaanak, di ba? Ganun eh. So kaya yung branches na to, tinutukoy actually si Joseph naman, bow siya, diba? Tinukoy siyang bow. Branch lang din po yung bow. Okay, hindi natin ginagamit yun eh. So, nakakaintindihan na, branch tree, sumasanga-sanga dito, pero may pinanggalingan yan sa umpisa. Ngayon, balik tayo sa Israel. Ang problema sa Israel, hindi po dahil sa lahi lang nila pinagpala sila. Una, si Abraham kasi nasumunod sa Diyos, nanampalataya sa Panginoon. So, kaya dapat pati sa ating mga pamilya, napakaganda, lahat tayo manampalataya. Una, at ikaw, kung di mo madala yung magulang mo, kaibigan mo, mag-anak mo, at least magpatuloy ka. Yan ang the least that you can do. Okay? Hindi mo may pilit yan eh. Walang pilitan dito. Pero ikaw, pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, nawa sana yung mga anak-anak mo, palakihin mo rin ha, mananatili sa Panginoon. Amen? And then, balik tayo sa Israel. So yun, kaya ang naalala niyo, nasa Judges na ako eh. Joshua pa lang pala. So, nangyari doon, ang laki ng inheritance ng mga marami. Sino yung pinakamarami? Na tribe, si Judah eh, di ba? Bukod siguro talagang malakas sila. Pag may labanan, hindi sila nauubos. Konti lang nauubos or marami sila. Mga sila, nag-aanak sila. And then malakas. Papaya, ano sila, payaman din. Diba? Ganun tayo dapat. Hindi tayo yung... Kasi yung lahi mo, wala na, ubos. Ang dami sinumpa sa Bible, ganun. Diba? Kahit si Itamar, naalala niyo yun. Apat yung anak ni Aaron. Sino yun? Yung unang pinatay. Si Nadab and Abihu, tama ba, nag-offer ng strange fire. Pinatay sila, wala na sila. Eh, may dalawa pa. Eleazar and then Itamar nga. So, pero bandang huli, sinumpa yung Itamar kasi kay Eli. Then, sinumpa sila ng Diyos. Later, hindi na kayo papatuloy. So, pero matagal pa yon, dumating nga yung kay... Sino yung huling ano nila? Limutan ko tuloy. Yung inalis ni David. Actually, ni anak ni David Solomon. So starting kay Solomon, inalis na sila sa priesthood. So yung gusto kong sabihin, habang tayo nagpapatuloy, dapat nagtatapat sa Panginoon, tuloy-tuloy lang tayo yung branch natin. Okay? Pero pag talaga sinumpa ka na, either physically or spiritually, hindi kasi sumusunod, wala na. Marami pong bansang ganyan nangyari. Okay? Pati Israel, pinakaano yung Israel. Pero naalala ko lang, yung Russia ganyan daw. May mga Kristiyano rin dun eh. Pero, kaya yung ating memory verse, diba? Sabi yun, the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. According sa history, pag tinanong daw yung mga Russian eh, yung sinabi sa kanila eh, yung mga nabasa ko kasi. Dati napaka-unlad nung Russia, ganyan-ganyan. Nagpala sila. Bakit daw? Paano nangyari sa kanila yung pumasok komunista at sila ay sinumpa dun? Kaya sabi ng mga tao, marami daw yung mga tanda nung panahon na yon. They forget God. Nabasa niyo yan kung nagbabasa kayo ng history na sinabi. So kaya nabanggit ko lang dito, ganun din tayo. Amen? Amen. Aral na to.
Ito, marami na akong nawamano dito sa church din, sa diadem, may mga ganun din. Pag huminto ka talaga, sayang na sayang. Amen? Amen. Kung talaga ayaw ng pamilya mo, nanampalataya ka sa Diyos, tuloy mo yung tama. Amen. Kasi hindi mo pananagutan lahat yan eh. Pwede mo rin dalhin niya kung kaya mo, kung hindi. Magtuloy ka lang. Amen? Amen. So, tugal-tugal tayo. Basta sana naintindihan nyo ito. Pwede sa church, pwede sa pananampalataya, pwede sa Israel, pwede sa ibang bansa. And then, pwede rin kay Jesus. Okay? Kung naalala si Jesus, saan ba siya nanggaling? Sa mga Udyo rin. Pero una, of course, siya yung God, Lord of Lord God. Siya yung Diyos eh. Kaya nagkatawang taong, ginamit lang si Mary para magkaroon siya ng physical body. Pero hindi rin siya nag-asawa. Okay, kasi spirit ang puntati na, spiritual. So yan, so balik tayo kay Isaiah. Hindi nyo na yung branch. So isa sa mga tawag kay Jesus, the branch. Marami pang verse yan actually. Ito pag tinignan mo dyan, di mo isipin si Jesus yan eh. Kung sinabi lang dyan, pero yung branch dyan, pwede sinasabi pala ng Bible dyan, pwede ring pamilya lang yan. Amen? Pero later kasi, ito yung mga verse na magpapatunay na si Jesus yan. Isaiah pa rin, 11:1. Ako muna, no? Sabi dyan, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. So ganito yan, yung Israel, marami na silang sangasanga, di ba? Pero may tinukoy, isa sa mga 12 tribes, dun sa isang tribe na yon may tutubo daw at lalabas, alam na natin yon. Pag mga future, ano, kaya nga itong mga anak ko, kaya kayo, basically lahat kayo, inaalagaan kayo sa nurture and admonition of the Lord, di ba? Word of God. Walang makakapagsabi sa inyo, kaya kahit si mamaya nyo, walang makakapagsabi na mag-aasawang pastor yan. Ako din, lalo. So, pero kaya inaalagaan kayo spiritually, kahit pa hindi kayo anak ng usino, pag nagtapat kayo, tatalunin nyo yung mga pamilya ng iba. Again, kung magtatapat kayo. Hindi naman to competition, pero still, may ano yun, may honor yan eh. Nabanggit kanina. Anyway, sabi dito, anak daw pala ni Jesse. Kailangan si Jesse, anak ni sino tatay ni Jesse? Kalimutan ko talaga. Si Boaz, and then, meron pa eh, alam ko, si Obed. Obed, of Ruth, and then, Jesse na ba? Sino man yan? Basta ganun. Sa Judah yan. And then, sabi doon, lalabas daw kay Jesse, hindi lang basta Judah, kay Jesse. At alam na natin, kay David. And then, nag-branch yung kay Solomon at kay Nathan. But still, sa katawan ng, sa branch, okay, sa branch ni Judah. Pero pansin nyo dito, sa King James, kinapitalize na, no? And a branch shall grow out of his roots. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. So, yung may tao to. At ang Spirit ng Diyos talaga magre-rest, ibig sabihin, talagang mananatili. Sa kanya, the spirit of wisdom and understanding, this is sabing seven spirits, no? Spirit of counsel and might, spirit of knowledge and the fear of the Lord. So, nakikita natin dito, actually, prophecy to about the Lord Jesus Christ. So, hindi to basta tao lang. Okay? At makikita rin natin ito mamaya. Another one, sa branch pa lang po tayo, no? Jeremiah. So, ito, ibang tao na to. Kilala rin ba ni Jeremiah to? Talagang totoo ba na merong isang tao na hinulaan at sinasabing mangyayari at siya ay darating? Kayo naman ulit, no? Ready, go. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise up to David a righteous branch, and he shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice. Well, habang paano tayo palapit-lapit tayo sa New Testament, may iba, di ba? May mga additional na revelation dito. So, una, yung branch, ngayon, naging righteous branch na. Ibig sabihin, kasi nga, yung time ni Jeremiah, lalo na, ang dami ng loko-loko, parang ito, pag tinitingnan ko sa church, ha, iniisip ko lagi, sino kaya yung mananatili dito? Kasi ilang, 5 years pa lang tayo, nakita ko na, iba, tinatantya ko. Kung ano sinasabi ko sa iba, yun din naman sinasabi ko sa iba. Pinapanalangin mo lahat. Sino yung mananatili dito? Hindi mo alam. Baka si ano pa, si Bembem pa, no? Hindi mo alam eh. Sana matino, amen? Na si Aya pa, tsaka yung mga kapatid niya. Hindi ko alam.
Kaya sigurado kung hindi ka nagtatapat sa attendance pa lang, wala. Putol yung branch. Kaya sabi dito, again, nasa dami ng Israel, darating dyan yung tagapagligtas actually ito, si Jesus, sabi ito, hari, eh simula kay David, mga hari na talaga yan eh. Kaya sabi ito, righteous branch, kasi kahit kay David, marami na rin loko-lokong naghari. Amen? Kung alam nyo yan, ha? Kaya minsan, lagyan natin dito ng drawing na ganun eh. Ako, mayroon ako sa taas. Sinong gusto ang project na? Yung mga kings. Karamihan po doon, loko-loko. Lalo sa Israel. Pero sa Judah, kina David, may mga righteous, at least dalawa. And then yung iba, medyo hap-hap. May kalokohan, pero may sumunod din sa Panginoon. Okay? Kaya, ibig sabihin itong righteous branch, ibig sabihin yung lineage. Okay? Yes, yung iba dyan ay nagloko na, namatay na, pinatay na ng Diyos, pero mayroong mananatili. Kaya sabi dito, and the king shall reign and prosper. Ibig sabihin, itong galing kay David, though maraming mga haring galing kay David, may tinutukol siyang isang branch. Sabi dyan, and the king shall reign and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. So medyo lumalawak, di ba? Hindi lang sa Judah, hindi lang sa Israel. Sa buong mundo na. At hindi lang siya basta haring malakas, mayaman, judgment and justice. So sino kaya ito? Napatagal pala ako na. Okay lang. So 33:15, Jeremiah pa rin. Babalikan niya idea ng the branch. Sabi dito, so ito po again, mga warning na to sa kanila mga kalaban dati. Pero sabi dito, sumisingit yung mga prophecy about Jesus. Ako muna, no? In those days, at that time, will I cause the branch of righteousness to grow up unto David, and he shall execute judgment and righteousness in the land. So medyo pareho lang nung kanina. So pwede tinutukoy dyan sa Israel, pero sa panahon natin ngayon, alam na natin, hindi nangyari yun eh. So in a way, naghari si Jesus nung panahon, pero hindi naghari talaga. Pinatay nga siya, di ba? Kaya ngayon, alam natin na ito yung future pa. Mangyayari in the future, Jesus ay maghahari ng gusto at may judgment and righteousness. Move on tayo sa Zechariah. Ito yung medyo tagal-tagal na, no? Zechariah, ito yung nasa, nakabalik na po sila sa promised land. Bago sila alisin ulit. Okay, sabi dito, kayo ulit, no? Ready, go. Thou and thy fellows that sit before thee, for they are men wondered at, for behold, I will bring forth my servant the branch. Isa pa. For behold, the stone that I have laid before Joshua, upon one stone shall be seven eyes. Behold, I will engrave the graving thereof, saith the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of the land in one day. Ako muna, in that day, said the Lord of hosts, shall he call every man his neighbor under the vine and under the fig tree. So again, hinalarawan yung kanyang mga lahi-lahi sa mga sa puno. Pero sabi dito, napansin yung King James na naman, ginawa niyang the branch. Kasi ilang beses nang nababanggit eh, particular na tao to na darating. And then, isa pa, 6:12. Ako naman, and speak unto him, saying, thus speaketh the Lord of hosts, saying, behold, the man whose name? Okay, nakita niyo yan? So, ibig sabihin, yung branch ngayon, pangalan na, talagang tinutukoy, isang tao to, and he shall grow out of his place, and he shall build the temple of the Lord. Okay, kaya iba dito, yung panahon pa lang ni Zechariah, parang sino ba mag-build ng temple? Siyempre, si Zerubbabel, saka si Joshua. Pero, may future application to, kasi pag binasa niyo to ng lahat, may mga hindi pa natupad. Okay? Kaya dyan na tayo magtatapos sa branch. Pero magkakaroon tayo idea. Si Jesus ay may pinanggalingan siya na tao, lahi ng tao, at hindi basta-basta tao lang. Kung hindi nagtapat yung iba sa Israel, kina David, kung naputol na yon, hindi sila nagtiwala sa Diyos, parang again, yung iba sa atin, no? Humihinto na. Hindi na nagtapat. Gagamitin ka pa ba ng Diyos pag di ka na nagtapat? Manghihinayang ka na lang dyan, tapos makikita mo yung mga kasama mo, ginagamit. Ay, si Brad, oh, dati kinukutas-kutasan ko lang to, bata ko na, ay, mas bata pa sa'yo. Sabay kayo sa church, tapos itong batang to, ngayon, ano na,
ginagamit na ng Diyos. Tapos ikaw, matanda ka ng ewan, tapos tinitingnan mo, may hiya ka, maniwala ka sa mga bata. Sa ngayon, di nyo pa maintindihan ng gusto yan. Kaya matalino kayo, alam nyo naman natatanda rin kayo, tama? Tapos may mga pagsisisi po para sa mga hindi nagtapat sa Diyos. Tandaan nyo yan. Sana tuloy-tuloy tayo. Anyway, yan number one, the branch or a branch. Title po kay Jesus yan. Ito, dito tayo. Next naman, ano pa yung mga tawag at title kay Jesus? So again, anong implication ng branch? May pinanggalingan siya, may mga ginagamit ng Diyos para masakutuparan yung kanyang kalooban. Okay, and then lahat yun may significance, lahat yun ay importante. At again, yung branch, kasi natatanim din ako medyo eh. So kanina nakita ko yung isang alamang ko, merong vine, pinasok na ng vine, ginagawa pala may vine, inaano siya. Parang sinabi ni Daddy kay JJX, pag yung mga vine na yan, napabayaan mo na palupotan yung mga branches, mahihirapan na yung lumago. So kaya, gusto ko lang sabihin doon yung branch, kine-carry niya yung another branch, pangumaga sa anak nyo, so turuan nyo, isupport nyo hanggang hindi pa kaya. So pag malaki-laki yung branch na yan, kaya nyo na yung sarili niya. So anyway, yun lang gusto ko sabihin. Then number two, Psalms. Yeah, pinag-usapan natin mga titles and the names of the Lord Jesus. 118 verse. Kayo na ulit, no? Ready, go. The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. So ano yung familiar ba yan? Natalakay na natin yan eh. So yung bato, ano ginagawa sa bato? Saan ginagamit ang bato? Marami, di ba? Huwag yung pambabato, ha? Pero yung mga magandang bato sa panahon nila, kasi wala pa simento nun eh. So pinipili nila yung magandang bato, matibay. Yan ang gagamitin nila pang tayo na mga building. Okay, so tinadilidikit-dikit din naman yan. Pero, pag yung stone ay alam mo na, hindi mo gusto, ginagawa nila, hindi nila ginagamit. Okay? So, pero ito tinutukoy obviously dito ibang bagay, no? Kasi yung mayroon daw stone na ni-refuse, hindi ginamit, inayawan, is become the headstone of the corner. So itong headstone of the corner or cornerstone ang tawag natin diyan, okay? Sa Tagalog, panulukang bato. Okay, sino tapos na dito sa El Fili? Hindi pa? Fort po ba yan? Sa El Fili ba yun, sa Noli? Yung ano? Sa El Fili yata, ano? Yung merong piging. Yung pa. Basta yung nagtayo ng building, tapos merong may senaryo dun sa yung mismong may seremonya sila sa pag-lay ng cornerstone. El Fili pa kasi di mo pa alam. Di mo na malala. May mga ano pa kayo, may mga play pa kayo dyan, di ba? So anyway, yung panulukang bato, yun po yung unang-unang nilalagay. Sa panahon natin kasi ngayon, ano na yan eh, semento na eh. Tapos mga bakal. Pero still, merong tinatawag na, ito na pala, pakita ko na yung visual aid. Yan. Okay, so bago itayo yung building, merong unang ilalagay. Tapos lahat ng iba isusukatin dahil doon. Okay, ibig sabihin, paano ko ilalagay, saan ko ilalagay itong unang kanto? Isusukatin ko yan from this, yung una kong nilagay na kanto. Ganun yun. So lahat ngayon yan, nakadepende na doon sa una mong nilagay. Na tinatawag na natin cornerstone. Okay, so itong bato na to, nakadepende dito. 12 meters from this. Yan. Tapos dito, from this, ito na naman. Ngayon yung iba, susukatin na dito. Pero ito, nanggaling na yung sukat dito. Hindi yan nyo? So another picture dito yan, ha? Yung cornerstone. So nauuna siyang nilalagay. So ano significance niya pag nauna ka? Importante ka. Okay? Yan yung sabihin nun. Sa'yo lahat, sinukat yung iba, nakadepende sa'yo. Kung hindi ka maayos,
sila, hindi na rin ganun kaayos, maliligaw na rin sila or something like that. Okay, kaya sabi dito, pero ang tinutukoy dito, isang tao na naman. Sabi dito, nireject siya ng mga builder, kaso bandang huli, siya yung pinaka naging ano, illustration mo na lang, kunwari, yung love life na lang, yun ba sa inyo, hindi na na ano eh. Kunwari si, kunwari lang ha, sino mga magandang example dito. Kunwari si, hindi ko madalas ginagawa. Kunwari si, ano, si Peter na lang ulit. Kunwari si Peter, pakita man ni Peter, sabi ni Juliana, kunwari lang. Mga ewan. So, nireject niya, di ba? Mayaw ako sa'yo. Bandang huli, siya pala yung naging ano, CEO na kung ano man yan. Nari lang. Balik tayo natin. Si Juliana, ah, pakit naman ni Juliana, sabi ni Peter. Ayaw ko dyan. Tapos paglaki pa ng Juliana, maganda pa, nang hinayang ngayon si Peter, di ba? So, nire-reject mo, di ba? So, walang problema dyan kasi may mga tao talaga tayong dapat i-reject. Pero, ang sabi ko dito, mag-ingat ka sa re-reject mo. Amen? Tayo, pag nag-soul winning tayo, ano? Kaya minsan, ano naman tayo, di ba? Kaya-aya naman tayo, tapos i-reject ka. Eh, sorry po. Eh, yung ating nga ni Bea, bago na yung makausap eh, tagal namin naghintay eh. Sige na, kasi yung isa doon, wala pa. Sige po, balikan na lang namin. Hindi naalala ni mamayan si sina Barbie, tulog sina Barbie. Ah, si Bea, okay lang. Eh nakita yung ano doon, yung isang kabataan doon, tsaka si ano. So kala ko mare-reject na naman kami. Di ba ang hirap ang ginagawa natin minsan? Eh lalo na ang Panginoon, siya yung pinaka the best. Siya yung pinaka-importante. Nire-reject siya ng iba. At dito sa tagpo na ito, mga Hudyo, una. Nire-reject siya ng mga Hudyo, hindi nila alam. Siya pala yung pinaka-importanting tao at Diyos na dapat nilang hindi reject. So yan, tinutukoy si Jesus. So kaya ngayon, hanggang ngayon, naghihintay sila ng Messiah, wala dumarating, ang darating, Antichrist. Kaya yung, alam nyo, pag tinignan nyo yung Hudyo, iba yung, ano, iba yung utak. Ngayon, ang ginagawa nila, papaawa sila, ginagamit pa nila yung Bible, doon ako naasar eh. Kasi wala tayong pakialam doon sana eh. Kasi pag ginamit nila yung Bible, dapat lumaya sila dito kasi 2,000 years ago, sa amin to eh. Pakialam mo, inalis nga kayo ng Diyos dyan. O kanino ngayon yan? So, 2,000 yan, ang dami nang tumira doon. Diba? Imagine na lang, kunwari, sino may bahay dito? Kunwari, si Chelsea. Kunwari lang. Di sinarado yung bahay niyo kasi hindi nyo gagamitin. Meron ka lang, nag-abroad ka, nag-bakasyon ka. Sinarado mo yung bahay mo. Nag-abroad ka, umalis ka, 2 taon. Pagbalik mo, may tao na. Diba? Eh yung pala, na-repossess na yun. Kung sino binigay ng gobyerno, kunwari lang, wala akong isip na, yun, so pwede mo bang i-claim yun na sa'yo yun kung wala ka ng titulo? Pag wala kang titulo, hindi, diba? Eh, hindi, ako dating tumira dyan eh. Hindi pwede sabihin gano'n, dati kang tumira dyan. Kasi ngayon, iba na yung may-ari, diba? Ganun na ganun din yung, ito, may-ari ng bahay dati dito, iba may-ari dati dito eh. Pwede ba silang pumunta dyan? Kami ang dati may-ari yan eh. Umalis kayo dyan. Pwede ba yun? Ganun ginawa ng Israel ngayon eh. Kaya ang gulo dun. Eh yung ibang Pilipino, mga Kristiyano, hindi alam kung laging ganun. Oh, patayin yan. Okay lang sa kanilang patayin yung mga taga-Palestinian. Okay lang sa kanila. Yung Israel, huwag yung papat. Ba't ganun? Ang gulo niyan. Okay? Sa opisina may nag-uusapan yan, hindi ko na pinapansin. Sabi ko, hindi na alam ito yung mga may nag-uusapan nila eh. Kaya sabi dyan, kaya ang gulo po nung, bakit ang gulo ng Israel? Nireject nila yung magbibigay sa kanilang kapayapaan eh. Kaya ang utak nun, ang hirap. Ang hirap kausapin. Hindi makaintindi kasi nireject nila yung importanteng bagay at tao, at Diyos. Okay, anyway. Another mga verse lang to about the cornerstone hanggang sa, ito po yung sa Old Testament. Sa New Testament, keynote yan ng Panginoon. Kaya importante ito, totoo dyan. Paano mo nasabi si Jesus yan, pastor? Eh, sinabi niya eh. Tingnan nyo. Sa Matthew 21.
Paano mo nasabi si Jesus yan eh? Tagal na yan eh. Ay, basa kayo na, no? Ready, go. Jesus saith unto them, did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Sino daw yung cornerstone? Walang malinaw dito, pero ito kasi yun eh, yung ano dito, yung pretext dito. Yan, yung kinuwento niya na yung ang Panginoon kasi ang daming mga lingkod, mga prophet. Manampalataya kayo sa Diyos. Yung iba na nampalataya, yung iba hindi, yung iba talaga nagrebelde, iba lumaban pa sa Diyos. So ngayon, ang pinakahuling dito sa parable niya, ang huling pinasinend nung may-ari, una yung mga servants niya lang, oh, magtrabaho tayo ha, gawin natin yung inasabi ng amo natin. Ganun yan eh. Pag may amo ka, di ba? Sino may amo dito? Lahat naman tayo, eh, no? Gawin niyo itong, ano, ha? Magkatrabaho lang ako sa iba. Malis. Pinagkatiwala sa iyo yan. Ano dapat mong gawin sa pinagkatiwala sa iyo? Mga anak, mga bata, yung kapatid niyo, o yan, yung kapatid ko, ha? Huwag niyong nasaktan yan. Magsaing ka, pagdating ko, may sinaing na, ha? Opo. Imagine mo, hindi ka nagsaing, anong gagawin sa iyo nung, ano, patay ka. Eh, kung anak ka, hindi ka pwedeng palayasin, di ba? Pero kung hindi ka naman anak, anong gagawin sa'yo? Pwede kang tanggalin. Ganun ang nangyari sa Israel. Inutusan sila, sila dapat yung maging light of the Gentiles. Hindi nila ginawa. Yung iba, yes, pero karamihan, hindi. Kasi sinasabi dito, pinali sila ngayon. Tapos gusto pa nilang patayin yung ano, pinatay nga nila, yung anak. Kasi pag wala na daw yung anak, sino magumana ng ano? May mga ganyan bang kwento? Yan, ganyan po yan. Huwag kang mag-anak. Ang hirap ng ano, nang mamatay ng ano, wala kang mapera ka nga, wala kang pagmamanahan. Totoo lang. Paghahangaran niya lang kung sino-sino. Kasi gano'n nangyari ito, yung church. Kaya ngayon, ang church, ang daming nag-ano, di ba? Kami yung tunay, kami yung tunay. Gawin nyo na lang yung dapat yung gawin. Amen? Dapat ganun. At kaya sabi dito ng Panginoon, ngayon, papatayin yung mga hindi nagtapat. Kaya sabi dito, bigla niya sinabi, na kayo kasi yung pinagkatiwalaan, kaso nireject nyo yung pinaka-importante, yung cornerstone. At sino yung sinasabi dyan? Si Jesus yon. Actually, mamaya, mas malinaw yan sa Ephesians eh. Ganyan natin. Matthew pa lang yan, ang sinabi dyan. Baka wala. Dyan. Hindi kompleto yung aking ano. Dyan. 6, yan. 38. Ako na lang ha, for I come down from heaven not to do my own will but the will of him that sent me. So dumating si Jesus, hindi para gawin lang yung sarili niyang gawain, yung pinapagawa sa kanya. So nakita niyo yun, so parang kaninang parable na una yung mga prophets sinin ng Diyos, later si Jesus na. So 7:29. Ay sorry, sorry, sorry. Acts 4:11. Yeah, pala sablay eh. This is the stone which was set at naught of you builders. So ito na, sino nag-asalita sa 4? Yung kanina binasa natin sa 12, di ba? Binasa natin kanina. So sino to? Si Peter. Kaya alam natin si Jesus to, kasi ito yung sinabi ni Peter eh. Nireject niyo yung stone, tapos siya yung naging head of the corner. Ayaw, inayawan nyo, ngayon siya yung pinaka-importante. Ang sakit nun, di ba? Yung kaya iba, ayaw eh. Kahit sa mga pastor, pag may sabi ang mali ka, ayaw mong aminin eh. Kasi ang tagal mo pinaniwalaan, mali pala. Pag nag-soul winning tayo, ganun. Kaya tulungan natin silang matanggap yung katotohanan. Huwag nyong asarin pa. Hindi pala kayo marunong eh. Ganun yung, ang hirap na nga pa sa kanilang tanggapin yun. So kaya,
tulungan natin. Kaya sabi dito, this. Ito, nasan yung this dyan? Ayan, no? Si Jesus, di ba? Be known unto you all, to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom He crucified, whom God raised from the dead, even Him, that this man stand before you all. So, yes, pinagaling nila yung, pilay. Pero hindi sa pangalan lang ni Peter tsaka ni Juan. Ang tinuro nila kasi si Jesus, pinatay nyo, pero siya sinugo ng Diyos, ito daw yung stone na tinuro niya kanina sa Psalms 118. Okay, so malinaw si Jesus yan. So, importante ba si Jesus? Amen. Napaka-importante. Huwag nyong i-reject. Ito yung sinasabi ko kanina sa Ephesians, pinakamalinaw. Ephesians 2, ito yung lagi sinishare sa mga high school, pag tinatawag ako dun sa minsan tinatawag ako sa macho, mag-share ako ng kanilang career, di ba? Ang tawag ng career, di ba? Ang tawag nyo dun? Tapos na ba kayo nun? Nag-ganun ba kayo? Grade 10, nag-ganun ba kayo? So yun, sino ba yan? May mga bisita tayo dito, mga professional. At sabihin nila sa inyo kung anong ginagawa nila. Mag-a-advise sila. So, ito yung lagi sinasabi. Pagkatapos ko sila sabihin ng ibang detail about my work, ito yung sabihin ko sa kanila. Kasi magtatrabaho kayo. Bakit kayo nagtatrabaho? Para mabuhay. So, nabubuhay ka para kumakain ka para mabuhay. Kaya hindi ka nabubuhay para kumain, diba? So, una. So, kaya ka nagtatrabaho para mabuhay, pero hindi ka nabuhay para magtrabaho. So, nabuhay ka, ibang bagay pa, mas malalim. Kaya magtatrabaho ka, ganun din, para saan yung buhay mo. Kasi yung career, importante, i-build mo. Makinig. I-build mo yung career mo. Amen? Parang kanina, may nagsisisi daw, bumagsak, ganyan. Ganun talaga. Isipin mo na bakit nangyari yun. Balikan mo yung ginawa mo tsaka hindi mo ginawa. Yung pagkakamali mo. Dahil later, i-build mo dyan. Kunwari, kahit gumaduate kayo Lagi ko sinasabi kasi may mga magaling din kami teacher no, lagi sa math. Kaya iba hindi maintindihan, hirap na college na, fourth year na. Kasi first year, second year, hindi na build up yung skills, knowledge. Hirap. Hindi na maintindihan. No? Tinitinan yung mga numero, may mga symbol. Ano ba yan? Nahilo na. Paano ka pa dadagdagan mo pa yun? Hindi ka na makakapagdagdag. Parang isang building na mahina yung pundasyon, tataasan mo pa, babagsak yan. So, mananatili ka na lang doon sa baba. Hindi mo na madadagdagan pa yan. Ganon din sa career, ganon din sa buhay natin. Amen? Spiritual. Gusto mo maging pastor, di mo binabasa yung Bible? May mga ganon. Bandang uli, kalaban mo pa. Mahina. Kalaban mo pa. Tapos yan, yung mga pag mga ganyan, nabubuhayan yan. Ba't pag support na pinag-uusapan? Ay, may bisita. Ay, ano kang gagawin ko? Mambobola. Yung magaling yung ibang pastor, mambola. E di pastor ka na, sinungaling ka pa. Sarap na binil mo yung buhay mo. Inalam mo muna yung kalooban ng Diyos. Walang yayanig sa'yo pag ganun ka. Mga bata, ganun din kayo. Tatanda rin kayo. Tatanungin kayo, Jare, dumating ka pala niya sa Discerning Baptist Church, Discerning Word. Ano natutunan mo? Pero pag natutunan mo talaga yan, hindi ka nila pwede yanigin, aasarin ka nila, alam mo yung sagot dun Hindi ka basta-basta dyan, mayayanig. Ah, malis ka na dyan, Jackie. Ito na lang tayo sa, mga Pentecostal. Haba na nasa usta ko Hindi ka mayayanig. Pag yung foundation mo si Jesus. Si Jesus din daw yun Dahil yung nakausap, Kristiyano din. Hindi alam yung Bible. Paano mo siya nakilala? Sa church, kay pastora. Patay ka na. Nagkaintindihan ba tayo? Kaya tinukoy isa kanina, si Jesus ay the branch. Pero ngayon, ang isa sa mga tawag din sa kanya, the cornerstone, chief cornerstone. Ito sabi dito. Kanina, cornerstone lang. Sabi dito kayo ni Paul naman. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So, dinagdagan ha. Kanina yung cornerstone. Balikan natin to.
So hindi lang siya yung bida, di ba, sa building. So siya yung pinakaumpisa. Pero later, dadagdagan niya ng mga apostol, mga evangelist, mga teacher. So hanggang ma-build yung Kingdom of God. Eh, ano yun ha? Quote and quote, Kingdom of God. So siya yung pinaka-importante sa church. So siguraduhin mong sa kanya ka mag-build. Eh, pastor, eh, si pastora ituturo sa amin eh. Nasa si pastora dyan? Ha? Maaring andun, ibang building na, ibang ko, ginayang building. So may building na, ginayang building. So itatayo mo na yun doon. Kaya iba hirap na hirap. Kasi nasaling na sila, sabihin mong walang pastora eh, wala naman talaga. Eh, yung utak mo andun na, lumipat ka na ng building, ganun lang yun. Alam mong magkakrumble na pala yun eh, di ba? Okay, na iglesia ka ni Manalo, gano'n, sinabi sa Bible, mali pala yan. Mananatili ka ba doon? Doon ka mananatili, tapos yung pati anak mo, yung apo mo, lalagay mo doon, lumipat ka na. Kasi pag hindi yan galing kay Jesus, sabog yan. Okay, so si Jesus yung cornerstone, pero importante rin yung mga prophets, yung mga ano. Yun ang gusto sabihin doon. So malinaw, ano yung title ni Jesus? The branch and then cornerstone, chief cornerstone. Meron pa tayo dito si Peter, last. Sa cornerstone. So alam niyo na mga, hindi lang si Paul nag-umpisa niyan. Sa Psalms, di ba? Matthew and then si Paul and then si Peter. Okay ba kayo dyan? Kaya magbasa, ready, go. Okay. So ulit na ganyan ha. Sinabi na scripture, I lay in Zion a chief cornerstone. Elect, di ko lang nabasa dito eh. Pero sinabi niya sa Bible, I lay in Zion. Ibig sabihin, ilalagay niya. Sino? Ang Diyos ang maglalagay sa kanya. Sinong kanya? Yung chief cornerstone. Again, si Jesus yun. So sinabi, elect. Parang kanina kabaligtaran na reject. So pinili mismo siya. Karapat dapat siya. Precious. Kaya nga sa ito, mga bata pa naman to. Pero pag nasa church kayo, pinag-usapan na si Jesus, dahil di kayo tinatamad-tamad. Sabi ko rin, mag-bis kayo na maayos. Kasi importante, napaka-importante nito. Amen? Precious, hindi bastusin. Hindi wala lang, eh. Wala lang yan. Eh. Jesus kayo kami, may Muhammad eh. Oh, may Muhammad kami. Hindi mo kukumpara si Jesus kay Muhammad at kay Buddha. And he that believeth on him shall not be confounded. Importante yun. Kaya iba yan, mga Hudyo, litong-lito. Napag-usapan natin kanina, litong-lito, ano ba, kami pinili, patayin namin kayo. Ba't yung kami pinapatay? Kasi dati yung mga Hudyo, pinatay yung mga Hudyo. Alam nyo ba yung ano, kami, alam nyo ba yun, yung Holocaust. Kami, inapi kami ng mga German, inapi kami. Kaya ngayon kami nang-aapi. Tama ba yun? Ganun tayo mga Kristiyano ba? Napansin nyo, hindi eh. Kahit yung mga audio, nalilito sila, hindi na pwedeng gamitin yun. Kaya kami nang-aapi kasi inapi kami. Ah, ginagamit nyo ang dahilan nyo para kayo kampihan. Tapos ngayon nang-aapi kayo. Ano makukuha nyo sa ibang tao? Kakampihan kayo? Mali. Kaya ibang Kristiyano, iniwala doon. Ang ganda ng Panginoon, pag ikaw ay nanampalataya daw sa kanya, hindi ka malilito. Tandaan niya kay iba, litong-lito sa kanilang religion, kasi hindi talaga kay Jesus sila eh. So, pag kumampihan din, kaya soriano kami. Alaban namin, iglesia, di mag-ano yan. Magde-debate yan. Yung binabato niya doon, sa kanya, babalik din. Hindi rin sila ligtas. Sari-sari yung Bible nila, mali-mali din. E di forever yan, di ba? Kaya huwag nyo susundan yan mga yan. Forever kang gano'n-gano, kala mo. Nagde-debate forever. Hindi na magkasundo. Wala nang ginawa kundi mag-debate. Payabangan, payamanan. E pero pag Kristiyano ka palang totoo, ligtas ka, o sige, mag-away na kayo. Sa inyo na yung lupa. Palaki yan ng mga yan, property yan. Yung Catholic, ganun din. Yung mga Pentecostal. Sige, makakakihan na kayo. Iiwanan namin kayo dito. Tayo, matibay kay Jesus. Amen? Amen. Secured ka. Hindi ka ang tipo, konti nyo naman dyan. Ilangit ba kayo?
Yun yun. Kaya siguraduhin nyo, again, isang tawag kay Jesus bukod sa branch, cornerstone, siguraduhin nyo pananampalataya niya, nakaakma, nakaatay, nakaatang, nakasandal kay Jesus kasi siya yung pinaka-importanting cornerstone nga, sa kanya nag-umpisa lahat. Pag hindi mo masagot, hindi mo kilala si Jesus, for example, Kristiyano ka ba? Paano ka naging Kristiyano? Paano ka yung anak ng Diyos? Okay, so last, 10 minutes pa ako ha. Sige. Namin ang hapon ng iba. Ano ba yung mga title ni Jesus? Bukod sa branch, siya yung pinanggalingan niya, cornerstone, ganun din. Ano ba yung mga title ni Jesus, yung mga tawag sa kanya na hindi na dapat tawag dati sa iba? Nadami yan. Actually, wala nga lahat dito eh. Look. Nabasa nyo? Ready, go. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. 8:24, ako muna. Sabi dyan, and they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and they, anong tawag nila kay Jesus? Master. Eh, nulit pa yun sa 45, sabi dyan, and Jesus said, who touched me? When all denied Peter, and they that are with him said, Master, the multitude thronged thee. So, Master tawag sa kanya. Alam yung Master? Anong alam yung Master? Hindi sa Dinas, ha? Sinabing Master, parang boss, di ba? Kayo ulit, ready, go. And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias, not knowing what he said. 49, sabi John, and John answered and said, Master, we saw, oh, Master, di ba? So yun siya. Pero gusto ko na lang sa, saan sinabi yung, call no man your Master. Matthew. Okay? Sabi dyan, and call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. So again, hindi sinabing huwag mong tawagin tatay yung tatay mo. Tatay mo yan. Ang tinutukoy dito, pag pinag-aralan mo, title po yan ng religious leader. I think that's about. So, call no man your father. So, yung tatay mo talaga yan. So, okay lang tawagin mo tatay, okay? Ang tinutukoy dito, yung mga religious leader nga. So, katulad ng mga pare, yung mga pare, tama bang tawagin silang father? Yung pope. Anong sabihin ng pope? Sa Italy po yung papa, father din ng pope. May bakit nagpapatawag siya? Sinabi na nga ng Jesus, huwag ka magpapatawag. Saka walang anak yung mga yan, sabi nila, hindi natin alam. So, ba't gano'n? So, exactly sinasabi sa mga, especially sa Catholic. So, isa may, huwag ka magmamalaki, lalo religious figure ka. Kaya natin, tawag sa atin, pastol lang. Trabaho lang yung pastol eh, hindi naman yan eh. Ngayon, ginagalang, tama naman. Pero, hindi tayo nagpapatawag ng ano-ano ng title. Amen? Ngayon, yung ibang baptism, nagpapatawag ng ano-ano rin. Doctor, master of ganyan, reverend. Kaya nakuha kayong pastor yun, hindi nagpapatawag yung reverend nyo. Minsan lang. Kasi title po yan sa aming ano eh, pag ikaw ay merong reverend yan eh. Hindi ko ginagamit yun kasi eh. Okay lang yung isip ng reverend, ginagalang eh. Pero kasi, inauna yung mga ano dyan, mga kulto eh. Ano, reverend. So tayo, hindi na tayo nakamagano. Pastor na lang, amen? So pero sabi din, neither be called masters. For one is your master, even Christ. Okay?
O siya yung pinakamasa boss natin. Ibig sabihin, lagi mo susundin sa lahat ng bagay hanggat maaari. Hanggang kaya mo. Amen? Amen. Kaya ngayon, paano mo susundin si Jesus? Eh, nasa langit na siya. Ito yung Bible. Ito yung, kaya tawag niya rin, Word of God eh. The Word of God, Jesus. Isa yung sa mga title niya rin. Kung sundin mo yung Bible, sumusunod ka na kay Jesus. Amen? Eh, iba-iba interpretation. Eh, may tamang interpretation yun ang alamin mo. Huwag ka dyan. Kung ano-ano ang nilasabi mo pa. Itong aking... Ayun na yun. So, next tayo. Mayroon pa tayong 5 minutes. Nagtagal tayo sa branch at sa cornerstone. Okay lang yan. Matthew 11:3. Malinaw sino yung Messiah. Sinabing Messiah, tagapagligtas, anointed one, Christ, isa lang po yan. Sabi siya, and said unto him, art thou that should come, or do we look for another? Sinong darating? Kasi may sinabi sa kanila, pangako, darating ang Messiah, darating ang Kristo, darating ang tagapagligtas. So ngayon, nung nakikita na ng mga tao na si Jesus, ginagawa niya na yung kaya lang gawin ng tagapagligtas, ng Messiah, ang problema sa'yo pa, nagtanong pa. Parang tayo minsan, pag ganyan, malagi siya tayo sa salita ng Diyos, ito sinabi sa Diyos, sigurado ka ba dyan? Eh na nga, binasa na nga natin eh. Yung iba kasi nagtatanong, hindi para malaman eh. Iba na nga asal, sinusubo ka. Eh si Jesus, ginagawa niya na hindi ginawa ng iba. Natutupad sa kanya yung mga pangako, gududa ka pa. Parang nakakasa, parang ayaw mo na sagutin eh. 16:16. Sabi dito, kayo naman, let they go. And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. So may preaching tayo dyan, di ba? So iba, hindi naniniwala, iba kung ano, siguro si Elijah ka, Jeremiah. Kasi sa maganda kay Peter, siya kaya yung Messiah? Alam mo na eh. Kaya diniclare niya. Ano sabi ng ikaw, anong sa palagay niyo, sino ba ako? And ni Peter, ikaw ang Kristo. Pag sinabi Kristo, medyo Greek yan. Yung Messiah, medyo Hebrew yan galing. So, yun, isa lang yung ibig sabihin nun. Tagapagligtas, anointed one. Tapos na natin yan. So, the Son of the Living Christ. So, walang duda, si Jesus yun. Isa-isa ko na lang ito hanggang tatapos. 26:63. Bakit important ito? Kasi marami dyan kung sino-sinong nag-claim. Hindi basta-basta yung title na yan. Amen? Parang si Ike Buloy. No? Niloloko tayo ng mga, niloloko tayo nun eh. Niloloko niya yung mga tao. Kaya naaral natin to. Hindi pwedeng apply sa kanya to. Kayo naman ulit, no? Ready, go. But Jesus held his peace, and the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, Son of God. Yeah, tapusin ko na nga dito. So sabi dito, ito, nagdududa na naman. Nakita na si Jesus, sobrang talino. Amen? Amen? Hindi nila masagot, hindi nila matanong na lilituhin nila. Walang ginagawang kasalanan. Yun palang dapat matakot ka na eh. Kahit sa atin dito, sino hindi mo gagalawin? Kunwari, trip mong manapak, sino sasapakin mo? Wala sanang ganun sa inyo, di ba? Pero yung iba, na sinapak yung loko-loko rin, nagsampakan sila, eh, bakit may nag-away doon? Eh, pare-pare yung expected mo na. Pero ang iiwasan mo dyan yung wala namang kinalaman, di ba? Kasi yung gagawin ng iba, pagtutulungan ka nun, pag nakita mo, yung inosente, lalo mga bata, di ba? Kaya galit tayo dyan, pag bata ang inoffend mo, talagang pagtutulungan ka nyan. Kahit di nila kaano-ano yun, kung meron akong hinahataw dito sa ulo, bata, nako, pagtutulungan ako dyan, gagawin yun ha. So, lalo si Jesus, wala siyang kasalanan, pero siya'y pinagtulungan. Kaya alam natin, naloko-loko itong mga nagpasimuno ng si Jesus ay patayin. Okay? Kaya ang problema dito, nagtatanong pa sila, ikaw ba talaga yun? Wala siyang kasalanan. Ang balita mo sa kanya, magpapagaling ng may sakit. Okay? Nagpipreach siya katotohanan, yun pa lang eh. Totoo lang, kahit namang pastor, ganyan, ang ginagalang minsan, sinong ginagalang? Mapera. Inyo, may nakita, may mga gano'n. Eh, si ano, godly to, paano mo nasabi? May nakita mo, pinagpala siya ng Diyos. Dahil meron siyang kung ano man. And dalimpikiin ng pera.
Hindi mo alam kung sino nagbigay niya. Baka mga udyong kung sinong demonyo. Hindi mo alam. Hindi yun ang basihan na godly yan. Kaya huwag ka basta mag-usya. Ngayon si Jesus, wala siyang kasalanan. Nakita niyo ba yung pinusgahan pa siya? Pinagdudahan pa siya. Natapusin ko na lang. So, Jesus is the Messiah. So, gusto ko lang sabihin nito mga bata, especially ngayon, ang dami-daming church na puro papuri kay Jesus, pero kunwari lang. Kung siya talaga ang tagapagligtas, dapat matatakot kang hindi mo gawin yung dapat mong gawin. Okay, again, di yun ka requirement sa kaligtasan, okay? Pagligtas ka na una. At huwag mo na i-claim na ligtas ka kung di mo siya kilala, anong ginawa niya at para saan yung ginawa niya. Amen? Siya yung Messiah, hindi ka magpapauso dyan at hindi ka maniniwala kung sino-sino nagpapauso dyan na sila yung tamang church tapos hindi naman nila kilala si Jesus. At hindi yan yun ang lesson natin ngayon, application natin ngayon. Kung siya ang cornerstone, tapos yung iba nag-build na, hindi sa ganung foundation, hindi kay Jesus, di ba? Sinong Muhammad ba yan, kung sino man yan, kaya iba na yung tinuturo, taong Kristo lang, huwag ka wang sasali doon, matakot ka doon. Okay? And then yung branch kanina, siguraduhin mong siya yung nanggaling talaga dito sa Old Testament. Yun ang pinaka-application nandito. Pwedeng yes, alam mo yung New Testament, pero ang maganda dito, matitrace mo rin siya sa Old Testament. Siya talaga yung pinangako at matutupad sa kanya yung lahat ng pinangako ng Diyos, siya yung tagapagligtas, siya yung branch, cornerstone, master, and hanggang doon lang pala tayo, no? Tatlo lang. Tama ba? Nalaktawan ko yung isa. Anyway, sige, Messiah. So, mamayang hapon, tuloy po natin to. Amen? Amen. Sana nandito ulit kayo mamayang hapon. So, importante po yan. Minsan may mga topical tayo dito, pero pinaka-importante makilala niyo si Jesus. Hindi kayo magsisisi at hindi kayo malilito pag may nag-iyasa yun dito. Ay, Jesus din naman kami. May Diyos din naman kami, parang mga kulto. Siguraduhin niyo si Jesus. Tinataas yan, hindi si Mary, hindi si kung ano man. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita. Nagamat, hindi namin natapos to, Lord. Napakarami pa. I pray na habang lumalaki mga kabataan, Panginoon, makita namin, makilala ka namin ng lubos, especially at Panginoon Jesus. Kaya siya po ang daan katotohanan at ang buhay. I pray, ligtas na kami, maglingkod kami sa Kanya, ayong Panginoon. At matuto kami na kilalanin lalo siya, pakilala sa iba, makita rin namin pagkakaiba niya sa iba. I-uphold namin to Lord, mawarning yan yung mga maliligaw, Panginoon. So again, kayo pong may taas lagi. In Jesus' name we pray. Amen.